na nga ni Fiona na nasa atin yung mga puppies niya. Tapos nung makita nga niya, tingnan niyo, talagang tuwang-tuwa pa, inikutan pa nga niya bago niya ulit kiniskis lahat. Tapos eto nga, ginawa natin sila ng bahay ng mga puppies niya para nga hindi na sila sa tubuhan tumira. And mukhang approve naman kay Fiona ang bagong doghouse kasi pumasok talaga siya sa loob. Wow! Kung napanood niyo na nga yung previous video natin, alam niyo naman na finally nakita na nga natin ang mga puppies ni Fiona. Na finally safe na nga sila, pero ang naging problema nga natin ay hindi pa nga sila pinupuntahan ng kanilang mama Fiona. Pero syempre, kailangan rin naman natin silang ihanap ng magiging bagong bahay nila. Kaya naman sabi ni Mother, itong doghouse na nga lang daw na ginamit ulit itong si Whitey ang ipapagamit natin sa mga puppies ni Fiona. Tamang-tama rin naman kasi wala naman na talagang gumagamit nito kasi alam nyo naman talagang naubos na nga yung mga puppies ni Whitey kasi nga napa-adopt na sila. Dahil nga tapos na gamitin ni Whitey at ng mga puppies niya itong cage na ito, syempre si na Fiona naman yung gagamit. Pero alam nyo ba, nakakatuwa rin talaga kasi nga napakarami ng pinagdaanan nitong cage or doghouse na ito. Nung una kasi nating nakilala itong si Whitey, ginawa nga talaga natin ito para sa kanya. Naaalala ko nga nung time na yon, nakatali pa siya kaya naman ginawa natin siya ng ganitong cage para kapag umuulan ay minasisilungan siya. Hanggang sa nakailang pag-anak na nga siya at ito rin yung ginamit niya at ng mga puppies niya. Tapos lately nga yung anak naman ni Mama Dog ang gumamit nito. Kung maaalala nyo, si Brindle po ay talagang dito rin lumaki sa cage na to. O diba talagang napakadami ng pinagdaanan ng cage na ito at marami na rin natulungan ng mga doggies. At ngayon, mga puppies naman ni Fiona at si Fiona ang magmamana sa cage na ito. Pinabuhat na nga ito ni Mother sa dalawa nating kuyas para madala nga dun sa area kung saan natin lalagay si na Fiona. Pero gaya nga ng problema natin noon, doon pa rin sa mga puppies ni Mama Dog, ganun pa rin yung problema natin ngayon na wala talaga tayong ekstrang lupa kung saan sila ilalagay. Kaya naman ang sabi ni Mother, dito na nga lang daw sa tapat ilalagay since wala din namang bahayan dito at hindi rin naman natin naagawan yung lupa, makikilagay lang naman. Kaya ito, iniakyat na rin nga ng mga kuya natin at nakakaloka itong si Achichi, talagang kasama pa rin pagdadala ng cage. Sabi ko nga may pagsawa pa eh, hindi naman tumutulong pagbubuhat. Kung maalala rin nyo rin nga sa mga puppies ni Mama Dog na sina Brindle, talagang dito rin nga natin sila ipinuwesto noon. Pero saglit nga lang sila dito at hindi rin naman nagtagal sa paggamit ng cage na ito at sa area na to. Hindi kasi sila pinuntahan ni Mama Dog nung nandito sila, kaya pinasok na nga sila sa mansion at pinadede na lang natin. Balik tayo sa video, eto nga nagplano na ang mga kuyas natin na lilinisin nga muna nila itong area bago nga nila ilagay yung cage. Siyempre, napakarami kasi mga unnecessary na mga damo at mas maganda rin nga talaga kung malinis ito. Para nga rin mas maganda yung pwesto nila dito at para nga mas maaliwalas. Eto na nga, inumpisahan na nga tabasin ni Kuya Edmar nyo yung mga baging, mga damo na nandito para nga matanggal na sila at malinis na rin pati yung pinakasahig. At syempre, present pa rin nga itong si Achichi na hindi rin naman tumutulong pagtatabas. Bale, ang plano nga dito, malawak nga yung area na lilinisin nila. Yung area nga na kasya yung cage tapos may space pa rin nga na malinis kung saan pwede nga tumambay muna si Fiona kapag nga hindi niya gusto doon sa loob ng cage. Kapag kasi ganito na napakaraming nga mga damo-damo sa paligid, hindi siya basta-basta makakahiga or makakatambay rito. Kailangan kasi talaga nating i-impress ang ating Fiona para nga po matuwa siya dito sa bagong paglilipatan sa mga puppies niya. Kasi nga syempre, mahalaga po talaga na mapadede niya palagi itong mga puppies na ito. At yun rin nga yung reason kung bakit ililipat nga lang natin sila ng area at hindi natin ipapasok sa loob ng bahay natin. Kasi alam nyo naman na kung ipasok natin sila sa loob ng bahay, hindi naman sila makakadede sa kanilang mommy. At napakabata pa nga nila para ihiwalay natin sila sa kanilang mama Fiona. Kaya naman dito na lang natin sila lilipat sa labas para anytime na gusto silang puntahan ang kanilang mama Fiona ay madali nga lang para sa kanya. O baka sabihin na naman na iba dyan, bakit tinanggal pa doon sa tubuhan eh hindi din naman pala ipapasok sa loob ng bahay. Kaya nga lang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi nga lang kasi talaga tayo kampante na nasa tubuhan nga siya. Sobrang delikado nga kasi talaga sa tubuhan kasi gaya nga lang sabi ng Kuya Sir Mernio, ang mga nakikita daw sa tubuhan kapag nagsusunog ay mga sawa, ahas at bayawa. At ayaw din naman nating maging meal ng mga sawa ang mga puppies, ba? Diba? At isa ba nga anytime ay pwede na nga i-harvest at sunugin nga yung tubuhan na iyon at syempre kawawa naman ng mga puppies. At least ngayon dito, presko na nga sila, may bahay pa sila kapag umulan, hindi sila mababasa. Tapos kahit pa paano ay mabibigyan-bigyan pa natin ng pagkain si Fiona kapag alam natin na nagugutom siya kasi nga malapit na rin yung hingian niya ng pagkain dito. Kumbaga hindi na siya gaanong lalayo sa mga puppies niya at mababantayan niya nga rin. Balik tayo sa video, nung mailagay na nga at maipwesto na itong cage na ito, pinaganda na nga lang ulit nila to. Inayos. Yung ilalim nga or yung pinakasahig nito para nga hindi masyadong gumuho ay nilagyan nga nila ng semento or bato sa ilalim. Tapos syempre, winalis-walisan pa nga rin nila yung loob na yan at tinanggal nga nila yung lumang box na nakalagay. Tapos saka nga nila nilagyan ng bago at magandang box, tapos ito nilalagyan pa nga nila ng pinakaharang. Bale, ito nga yung magsisilbing
maraming harang para nga hindi makalabas yung mga puppies at hindi makapunta kung saan-saan. Kasi alam naman natin na kahit hindi pa nga sila nakakalakad eh, ang gagaling naman nilang gumapang. Etong harang naman na ito, hindi nga ganong kataasan para nga nakakapasok at nakakalabas si Fiona. Yung harang na tama lang na hindi nga makakalabas yung mga puppies pero caring-caring lumabas ng kanilang mama. Tinalian na rin nga nila yan ng alambre para nga ma-make sure na hindi yan matatanggal or matutumba kapag nadadaanan or natatamaan ni Mama Fiona. Habang busy-busy naman sila pag-ayos nga dito sa bahay, ito naman mga puppies, tingnan nyo talagang may bantay dito sa mansion. Ewan ko ba dito kay Perseus, mukhang confused siya kung ano itong mga nasa cage na ito at takang-taka rin nga. Siguro nga dahil first time niya makakita ng ganito kaliliit na puppy, tapos itong si Perseus nga ay never pang nagkaroon ng mga anak. Kaya nga siguro hindi niya mag-guess kung ano ba itong mga maliliit na nandito na palagi rin naman tulog. Maya-maya pa nga nung makita ni Mother na nasa labas itong si Fiona, inilabas na rin nga niya itong mga puppies at tingnan nyo talagang tatakbo itong si Fiona. Simula nga kasi nung kinuha nga natin itong mga puppies sa tubuhan ay ngayon nga lang ulit niya makikita. Hindi nga lang si Fiona ang tumakbo papalapit, pati rin nga itong si Mama Dog. At dahil nga lumapit itong si Mama Dog, itong si Brindel lumabas rin nga at tatakbo na sana sa kanyang mama. Pero syempre hindi nga muna siya pinalapit ni Mother kasi time nga muna ito ni Fiona para makita na nga ulit itong mga puppies niya. At grabe, sobrang saya nga niya nang ma-realize na mga puppies niya ito at pakaway-kaway pa nga yung buntot. Inamoy-amoy at hinimod-himod pa nga niya agad itong mga puppies niya, kaso nahihiya nga yata siya sa taga-video kasi tumingin nga siya tapos sa kanya inikutan itong mga puppies. Lumayo pa nga si Mother para nga makalapit itong si Fiona kasi alam niyo naman mailap nga talaga siya sa atin. Pagkatapos naman niyang lambing-lambingin at himod-himodin at ikis itong mga puppies niya, saka nga ulit lumapit si Mother para sabihin kay Fiona na ililipat nga itong mga puppies niya. Dahan-dahan pa nga lumapit si Mother at kinuha nga itong cage para nga madala na itong mga puppies sa taas. Hindi nga kasi talaga agad nilagay ni Mother itong mga puppy doon sa mga bago nilang bahay. Ang gusto nga kasi talaga niya ay yung makikita at mawi-witness mismo nitong si Fiona na doon nga dadalhin at ililipat itong mga puppies niya. Siyempre para mag-gets niya at aware nga siya na para sa kanya din at para sa mga puppies niya itong paglilipat na ito. Buti na nga rin lang at itong si Fiona talagang sumunod nga dito kay Mother nung dalhin itong mga puppies dito sa bagong bahay. Nakakatawa nga itong si Mama Dog, ginaguide rin nga niya itong si Fiona kasi tingnan niyo pati nga siya ay sumusunod. Hindi pa nga sana susunod si Fiona pero nung nauna na nga na tumakbo itong si Mama Dog saka nga sumunod si Fiona, parang sinabi ni Mama Dog na sumunod rin nga siya dapat. Si Mama Dog kasi gets na niya yung mga nangyayari at alam na nga niya dahil ganito rin nga yung nangyari sa mga puppies niya noon. Nung kinuha natin yung mga puppies niya na nasa kanal at inilipat rin nga sa cage na ito. Dito naman isa-isa na nga nilagay ni Mother ito mga puppies sa loob ng cage at kitang-kita nga ni Fiona habang nilalagay. Nung mailagay naman ni Mother lahat, umalis na rin nga siya dala-dala yung cage na pinaglayan ng mga puppies. Hinintay pa nga talaga itong si Fiona na makaalis nga si Mother bago nga siya totally lumapit. Nung una nga hesitant pa talaga siya kaya naman inamoy-amoy niya nga lang itong mga puppies niya na nasa loob nga nitong bagong bahay nila. Para nga nakikiramdam pa lang siya nung una tapos tumitingin-tingin pa sa paligid. Kaya naman nung time na to, tumago pa nga si Mother sa damuhan tapos eto nga finally pumasok na nga siya sa loob ng bahay. Tawang-tawa pa nga ako dito kay Mama Dog kasi tingnan nyo aurang-aura siya dito dahil hindi niya alam na nandito si Mother at nagve-video. Tapos mukhang binabantayan rin nga niya itong mga apo niya talaga kaya andito rin siya sa taas. Nakakatuwa rin naman itong si Fiona kasi nga talagang pagpasok niya sa loob, bumigarin nga siya dito sa mga puppies niya. Mukhang feel nga niya na safe naman dito yung mga puppies niya. Pero alam niyo rin naman na medyo malamig nga ang simoy ng hangin ngayong January. Sabi ko nga para ngayon pala magpapasko kasi ngayon nga lang talaga lumalamig yung simoy ng hangin. At syempre mas malamig pa rin nga dito kasi nga nandito tayo sa may gubatan kaya naman si Mother pinalagyan nga ng tabla na harang itong cage. Tingin-tingin pa nga itong si Fiona nung harangan pero ito nga kasyang-kasya naman siya dito sa may tabla na ito at makakapasok pa rin. Nakakatuwa nga siya kasi talagang sinili pa nga niya yung mga puppies niya after nga malagyan ng harang na ito. At syempre, pating ito si Mama Dog sumili pa nga at kinuality check yung harang natin. Kuha ba naman si Fiona para kumain lang nga muna saglit at alam niyo ba nakakatuwa kasi habang nandito siya sa baba, si Mama Dog naman yung nagbabantay sa mga puppies niya. O diba, grabe talaga itong mga mag-iina at buong pamilya na ito. Anyway, sabi ko makain si Fiona, dito nga naisip ni Mother na ipagawa nga si Fiona ng something na makakatulong para nga dumami yung gatas niya. Tamang-tama naman kasi napakataas na nga ng puno ng malunggay namin dito. Anyways, ito nga umiinom si Fiona at huwag kayong maglala, malinis naman po yung inuman nila. Lagayin lang talaga ng mga para nga malaki yung inuman at marami din yung makainom na mga doggies dyan. Bali dito nga, ito umakyat na agad si Kuya para nga ikuha ng malunggay si Fiona. Kasi yes po, opo, kahit sa mga doggies, malunggay rin talaga maganda sa kanila para nga sa milk supply nila. At ito na nga, daladala na nga ni Mother ang isang tangkay ng malunggay na kinuha
nakuha nga ni Kuya. Etong si Fiona naman, bumalik na nga ulit sa mga puppies niya after niyang mabusog at makakain, mukhang magpapadede na nga ulit. Nakakatuwa naman kasi talaga mukhang ina-accept nga ni Fiona itong bago nating pinaglipatan sa mga puppies niya. Habang eto naman si Mother, ito't nag-uumpisa na nga po na magawa nitong malunggay niya na para nga kay Fiona. Pero syempre, hindi lang nga si Fiona ang nakakain yan kasi pati nga ako nakakain ng malunggay na yan. Kasi nga, same-same kami ni Fiona na may pinadede-dede, kaya naman pares kami nagpapadami ng milk supply. O diba, talagang for the effort nga itong si Mother paggagawa nga ng pagkain para kay Fiona, para syempre para rin sa kanyang mga puppies. Lumaluto naman yung malunggay, sinamahan pa nga ni Mother nitong atay balunan kasi alam nyo naman na maganda rin nga ito para sa mga doggy. Sinamahan na lang rin nga ni Mother ng sabaw nitong malunggay at syempre yung pinakamalunggay, tapos saka na yan dinurog-durog para nga lumasa yung atay ng manok doon sa pinakasabaw. Dinagdagan pa nga niya ng sabaw tapos malunggay para nga mas healthy pa nga. Tapos syempre minix-mix niya nga lang yan hanggang sa mahalo siya ng mabuti, tapos saka nga inilagay yung dog food. At kung magtataka kayo kung bakit dog food, kasi nga po itong dog food na to ay para sa mga puppy. Mas maganda kasi na puppy dog food ang pakain sa mama dog kapag nagpapadede kasi nga makakakuha talaga ng magandang nutrients sa mga puppy.